Billy Crawford palaban na sinagot ang pagkalaban ng Showtime ni Vice Ganda sa LOL o Launch Out Loud Show. Naganap na nga nitong nagdaang Sabado, July 16, 2022, ang pagsasanib puwersa ng ABS-CBN at TV5 Network para palakasin ang kanilang pangtanghaliang programa. Dahil first time in Philippine television history na e-ere sa dalawang istasyon ang noontime show ng TV5 na Launch Out Loud o LOL at ang It's Showtime ng ABS-CBN. Una munang umere ang programang LOL nila Billy Crawford, Bayani Agbayani, Casey Concepcion at Alex Gonzaga. At pagsapit naman ng 12:45 PM ay kasunod na ang pag-ere ng barkadahang It's Showtime. All out ang performance ng It's Showtime kung saan bonggang-bongga ang production number. Present na rin sa studio ang mga madlang people at kasama na rin ng mga host ang It's Showtime dancers. First time itong muling nangyari sa ABS-CBN kung saan ay live sila with studio audience and dancers. Maliban kasi sa COVID-19 pandemic, tinanggalan ng prangkisa ang istasyon noong 2020. Marami man ang programang natanggal dahil na rin sa pagkawala ng mga empleyado at ng ilang mga artista. Pero isa ang It's Showtime sa nanatili sa listahan ng programa ng ABS-CBN. Kahit pa sa cable na lamang sila napapanood, muling napanood ng masa ang It's Showtime dahil na rin sa pakikipagsanib-puwersa ng ABS-CBN sa istasyon nila Senator Villanueva, ang A2Z. Dahil sa pagkatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, dumami ang mga celebrities na agad tumawid ng bakod sa TV5. And because of this, TV5 decided to create a noontime variety show. Kahit pa matagal itong nabuhay na tanghali ang balita ang umiere sa istasyon. Dito nabuo ang Launch Out Loud o LOL na pinangungunahan ng mga artistang galing Kapamilya Network, gaya nila Billy Crawford, Joaquin Kiray, Bayani at Alex Gonzaga, halos mga cast ng ABS-CBN show na I Can See Your Voice. Hindi rin naman kaila na dating host ng It's Showtime si Billy Crawford at dito pa nga niya nakilala ang kanyang ngayong misis na si Colleen Garcia. Pero bago pa man lumipat sa TV5, nagpaalam na ito ng maayos sa kanyang mga kaibigan sa It's Showtime, lalo na kay Vice Ganda. Ayon pa kay Vice noon, hindi porke lumipat si Billy, ibig sabihin ay matatapos na rin ang kanilang pagkakaibigan. Minsan nang inihayag ni Vice na ang kanilang pagkakaibigan ni Billy ay higit pa sa kahit saang TV network sila napadpad. Noong September 26, 2020, episode ng online talk show ni Vice, naging guest niya sina Billy at ang asawa nitong si Colleen Garcia. Paniniyak ni Vice kay Billy, "I love you at gagalingan mo sa mga gagawin mong trabaho. At alam mo, sa pamilya, di ba meron kang kapatid na lilipat ng bahay? Pero hindi porke lilipat siya ng bahay, hindi mo na siya kapatid. Hindi mo na siya kapamilya. Hindi mo na siya mahal. Kaya kahit lumipat ka ng bahay, kahit saang bahay man tayo magpunta, magkakapamilya. Family kita at mahal na mahal kita." Kamakailan ay sinagot din ni Billy ang netizens na pilit pinagtatapat ang bagong noontime show niya sa TV5 at sa It's Showtime na dati niyang kinabibilangan. Giit ni Billy, "Walang kompetisyon at nananatiling maganda ang samahan nila na mga dating co-host sa It's Showtime." Pero nang magsimula ang Launch Out Loud noong October 19, 2020, walang haba sa pagpaparinig si Vice kay Billy. Nangyari ang pagjo-joke ni Vice tungkol sa paglilipat ni Billy sa TV5 sa segment na Name It to Win It ng It's Showtime. Pumipili ang mga host ng maswerteng winners via Twitter. Ang kailangan lang ay gamitin ng netizen ang tamang hashtag for the day. Ang hashtag noon ng It's Showtime ay hashtag Solid Showtimer Ako. Habang namimili ang host, sumingit si Vice at animoy nakapili na siya ng winner. Aniya, ayan o, at Billy Crawford. Natawa ang fellow host ni Vice sa pasimpleng hirit tungkol sa dating kapamilya.
Okay naman na sana ang lahat, pero nang ang mismong direktor ng It's Showtime na si Direk Bobet Vidanes ay umalis, kinatwiran nito ay para sa kanyang kalusugan. Pero yun pala, lumipat ito sa TV5 para idirect ang katapat na programa ng It's Showtime, ang Lunch Out Loud nila Billy. After this, nagkalamat ang pagkakaibigan nila Vice na nauwi sa pag-a-unfollow ng dalawa sa isa't isa. Sa ngayon, hindi na magkakompetensya ang dalawang programa bagkos ay magkakampi na. Ipinagdasal pa ni Billy ang mga dating katrabaho sa It's Showtime bago sila umere pagkatapos ng kanilang programa noong Sabado. Sa kabila ng mga intriga, aminado si Billy na hindi pa raw niya nakakausap si Vice Ganda pero nakausap na niya si Bong Navarro. Maayos at magaang naman daw ang pag-uusap nilang dalawa na nauwi pa sa tawanan at usapang magbabatian ng live on air. Ayon sa kanyang interview, excited siya sa pagsasanib puwersa ng LOL at ng It's Showtime dahil sa pagkakataong ito, hindi sila magkakompetensya kundi magkatabing programa sa iisang istasyon. Ayon kay Billy, kahit naman raw na maraming istasyon sa bansa, iisa at maliit ang industriyang ginagalawan ng mga artista. Sa huli, ang taong bayan lang din daw ang kailangan na ma-please. Ayon pa kay Billy, he knows na one day mangyayari rin ito at magtatagpo-tagpo silang lahat. Sumusunod lang din daw sila sa desisyon ng management. Aniya, at the end of the day kasi, pinapabayaan na namin yung mga businessmen at businesswomen namin dito sa industriya natin. Kami dito, we are just really excited na live kami for the first time. Tinuldukan na rin ni Billy ang mga espekulasyon na may hidwaan sa pagitan niya at ng ilang host ng It's Showtime. Walang halong bitterness on Billy's side. Kung tutuusin, grateful raw siya dahil sa mga opportunities na ibinibigay para sa kanya, pahayag ni Billy. Yung concept na may trabaho pa kami, nandito pa rin kami, nagpapatuloy kami magtrabaho, yun yung nagpapasalamat talaga kami. Hindi nakikita ni Billy na threat sa kanila ang It's Showtime. Natutuwa nga raw siya sa pagsasanib puwersa ng dalawang istasyon dahil mapapanood na rin ang LOL sa Kapamilya Channel on cable at sa I1TFC. Hindi lang daw ito magandang opportunity for them na mga artista at host bagkos sa mga production staff at manggagawa sa likod ng kamera. Nagbigay-pugay rin si Billy sa longest-running noontime show sa bansa, ang Itbulaga, na siyang patuloy na nagpapasaya sa taong bayan sa kabila ng pinagdadaanan ng mga Pilipino. O mga ka-showbiz peeps, na gustuhan niyo ba ang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.